Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Shout out kina Ma'am Maricel Baldusa, Maria Rita Pulga, Rachel May Panganiban. Guys, uusapan natin ngayon yung mga iba't ibang klaseng oil na ginagamit natin sa ating mga motorcycle. Napaka-importante na alam natin yung mga nilalagay nating oil, kung anong mga ibig sabihin, tulad ng halimbawa ng 5 watch 40, 10 watch 40, 20 watch 40, anong mga pinagkaiba ng bawat isa. Ang alam lang natin, basta recommendation to ni nung may-ari ng tindahan, sasabihin na mas maganda to, polysynthetic. Pero importante, alam mo kung ano yung pinagkaiba ng polysynthetic at hindi polysynthetic. Dahil nga ba trending ito ngayon or also ngayon? Pero minsan, pareho din lang pala yung epekto sa makina natin. Napapamahal lang tayo dun sa mga oil na trending ngayon. Pero nasa sa inyo po yan guys. Lalo na kung meron naman po kayong budget, walang problema. Pag-uusapan natin guys, itong 5 watch 40 at saka 10 watch 40. Mapapansin nyo yung 5 watch na unang nakalagay at saka 10 watch, ito yung viscosity kapag malamig ang ating engine. Viscosity guys, yung lapot, yung lagkit ng ating oil. Kapag hindi pa pinapaandar ang ating makina, ang ating sasakyan, yung lagkit ng ating engine, yung polysynthetic, yung 5 watch, ay napakalabnaw. Doon naman sa 10 watch, 20 watch, depende sa taas ng watch, medyo malapot na. Ngayon guys, mapapansin nyo, pareho sila. 10 watch 40, 5 watch 40, yung sa last, doon sa last ay pareho sila ng 40. Guys, yung 40 na yan, yun yung viscosity kapag mainit na ang temperature ng ating sasakyan. 5 watch 40, 10 watch 40, 20 watch 40, the same po ang viscosity kapag mainit na ang ating sasakyan. Ngayon guys, yung dalawang oil na yan, ang pinagkaiba lang po kapag malamig ang temperatura ng ating makina. Pero kapag mainit na ang temperatura, the same po ang viscosity nila. Doon po sila pinagkaiba. Then, sa mga tropical countries, is naman sila advisable na gumamit ng polysynthetic. It is optional na lang po or recommended kung ano ng recommendation ng ating manufacturer. Tulad po ng NMAX. Yung NMAX is 10 watch 40 ang recommendation ni manufacturer. Ngayon guys, alam nyo na yung mga pinagkaiba ng ating mga oil. Kaya nasa sa inyo po yan sa susunod na pipili kayo ng mga oil o mag-recommend man ng ating mga kasamahang nagbibinda ng mga oil na mas maganda to. Importante alam nyo, pag binasa nyo, alam nyo kung ano yung pinagkaiba ng bawat oil natin. Meron pa pala tayong isang oil na tinatawag na monograin. Itong monograin ay hindi nagbabago ang viscosity. Kung 40 ang viscosity niya ng malamig siya, cold engine, cold and hot, the same po yung viscosity o lagkit o thickness ng oil. Ito po, for example po nito, itong SG40MA, ito po ay isang monograin. Hindi po nagbabago ang viscosity nito sa loob ng ating makina. Mumurahin lang to guys. Kapag gumamit kayo nito, siguraduhin yung palagihang pag-change oil. Kasi posibleng merong ato, less protection. Monograin, hindi po ito advisable sa mga lalamig na lugar. Tutulog po ito. Unlike po doon sa polysynthetic guys, advisable siya sa mga lalamig na lugar. Kasi hindi po siya natutulog. Kaya yun yung ginagamit sa ibang bansang malalamig. Kaya
kahit na ilagay nyo yun sa freezer o saan man, sa ref, hindi po yun matutulog. Pero kapag nilagay nyo itong monograde sa refrigerator, siguradong tulog na tulog to. Ganun, maraming salamat sa mga nag-subscribe. Then, maraming salamat sa panonood. Maraming salamat po. Please like and subscribe and pag-click na lang po ng notification sa baba para maging updated po kayo. Maraming salamat po.